Nagdeklara na ng state of calamity sa ilang lugar dahil sa perwisyong dala ng mainit na panahon. Makibalita tayo kay Katrina Son. Nanunuyo ang mga damuhan sa Pagadian City kung saan may nararanasang drought o kakulangan ng ulan. Ang lokal na pamahalaan nagdeklara na ng state of calamity dahil sa problema. Base sa tala ng City Agriculture Office, nasa 40 barangay ang apektado ng naturang kalamidad. Umabot naman sa lampas 100 milyong piso ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura, kung saan halos 70 milyong piso ay ang pananim na mais. Apektado rin ang livestock ng lungsod dahil wala na raw makain ang mga alagang hayop. Pinag-aaralan na ng sanggunyang lungsod ang mga ayudang ibibigay sa mga apektadong magsasaka. Pinag-aaralan din ngayon ang pagdedeklara ng state of calamity sa probinsya ng Maguindanao. Sa tala ng Provincial Agriculture Office, nasa 130 million pesos na ang nasira ng kakulangan ng ulan sa sektor ng agrikultura sa probinsya. Naglatag ng Agriculture Office ng Rehabilitation Plan para alalayan ang mga apektadong mga magsasaka at makabawi sa kanilang pagbangon mula sa perwisyo ng El Nino. Ramdam din ang epekto ng El Nino sa Sarangani Province. Ayon sa mga residente, ilang buwan na silang hindi nakararanas ng pagulan, kaya humina na ang supply ng tubig sa kanilang lugar. Kanya-kanya naman silang diskarte ngayon para makaimbak ng tubig. Ang amugihin mo, ang masilang panahon sa magagas ang tubig, magsalod yun. Magsalod para nga pagwanay agas na ay tubig magamit sa source yun, nagkahina ang tubig. Mga magsasaka naman ang apektado ng kakulangan ng ulan sa Palawan. Sa initial damage assessment ng Provincial Agriculture Office, halos 4,000 sakahan sa 7 munisipalidad ang apektado ng dry spell. Sa kabila niyan, wala pa silang planong magdeklara ng state of calamity dahil hindi pa naman daw nagdedeklara ng state of calamity ang mga munisipyong apektado. Base dun sa guidelines natin, ang provincial government province can declare if there are 2 or more municipalities that will declare state of calamities. Ipinadala na raw nila sa Department of Agriculture, Mimaropa, ang kanilang damage assessment. Sa Ilocos Norte na ilang buwan nang nakararanas ng tagtuyot o drought, ilang pananim na rin ang nasira dahil sa mainit na panahon. Puspusan ngayon ang paggawa ng mga imbaka ng tubig. 5 water impounding dam ang ginagawa ngayon sa bayan ng Pidig, kung saan bumaba na ang level ng ilog. Ayon sa Department of Agriculture, nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Air Force at Civil Aviation Authority para sa isasagawang cloud seeding sa mga apektadong lugar. Simple lang naman yung cloud seeding operations, hahanapin na yung cloud formation na bigat, and then bumubahin ng asin para bumagsak. Bilang long-term solution naman, inumpisahan na raw nila ang mga paglalagay ng mga solar-powered irrigation system. Katrina Son, GMA News.